Alright, gandang umaga sa inyong lahat, mga ka-lovebird. So, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. So, welcome back sa aking YouTube channel, Plants TV Official. So, ang topic natin ngayon is, paano nga ba gumawa ng soup pools para sa ating mga African lovebird at para sa ating mga alaga. So, yan po ang i-share ko sa inyo ngayong araw. So, kung interesado ka sa aking topic ngayon, so please, tapusin mo to hanggang dulo. And paki-subscribe na rin and paki-like and comment na rin kung may mga idea kayo na pwede natin sa topic na to. Ipapakita ko sa inyo ng mga gagamitin natin ngayon sa para sa soup food natin. So, meron ako ditong right mga ka-lovebird. So, meron tayong mais, tsaka kunting dahon na pichay bagyo at carrot. Yan. So, syempre, hindi lang yan. So, lalagyan din natin yan ng itlog na nilaga. So, kukuha mo tayo ng itlog doon sa ating lalagyan. Okay? So, titingin tayo dito kung merong itlog na makukuha. Tingnan natin kung may itlog to. Ay, ayun. Ayos ah. May itlog. So, pwede natin gamitin to pang ano. Sasama natin sa soup food natin. Ito, kunin natin. Itlog. Okay. Kalain mo. May itlog ng malakong ano. Yung alaga nating parakit. Okay. So, ito. Papakuluan natin. Papakulaman natin. Alright. Diyan natin nilagay yung itlog sa bagong ano. Sa bagong saing. So, ayan. So, babalikan natin yan mamaya. Pagkatapos ng iwain natin yung mga gulay. Alright, mga ka-lovebird. So, umpisa na natin yung paghayat nito, no? So, para kasi mga gutom ng mga ating mga alagang ibon, so kailangan na natin hiyatin na to at maibigay na sa kanila. So bali kukuha lang ako dito ng konting dahon. So, ito itatabi ko lang muna to. Gagayatin lang to. Gagayatin lang natin ito ng maliliit. So, abang nagluluto tayo ng ano, luluto natin yung itlog. So, ito na muna yung gagayin mo natin. Antayin na lang natin luluto yung itlog. So, ayan. Maliliit na. So, ilalagay ko siya dito. So, ito naman pichay bagyo ang ating iwain. So, itong malaki, itatabi ko na lang muna to para susunod nating ano, pag naggumawa ulit tayo ng soup food. Kaya ito natin ang maliit. So, lalagyan natin dito. So, lagayan. Ito kami. So, carrot. Bata natin.
wala na gamit. Alright mga kalabert, so natapos na natin hiwain yung mga gulay, no? So naluto na rin yung itlog, so nahiwa ko na rin. So ito na siya ngayon. Ayan. Ito na yung gagawin nating soup food. So nga pala, nagdagdag nga pala ako ng malunggay. Ayan. So, bali ito, malunggay, itlog, pichay bagyo, pechay, tsaka mais, tsaka carrots. So, ayan. So, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim na klase ang gagawin nating soup food ngayong araw. No, ipapakain natin sa mga alaga natin. So, tara. Simula natin itong i-mix. Paghalo-haloin na natin to para maibigay na natin sa ating mga alagang ibon dahil mga naghihintay na itong mga to. Okay. Alright mga kalabert, simulan natin i-mix itong mga gagawin natin soup food. So unahin natin itong pichay bagyo. So kumuha nga pala ako ng malaking lagayan, no, para dito natin i-mix yung gagawin natin soup food. Ayan. Alawa, yung pichay. Chay at carrots tsaka mais. Siyempre yung malunggay. Ayan. So bago natin tong ilagay na itlog, so haluin muna natin tong mga gulay. I-mix lang natin ng i-mix, no? Para halo-halo sila. Yan. Hanggang sa sama-sama yung mga gulay. So disclaimer lang pala, no, itong ginagawa kong to ay base lang po sa aking nalalaman. Ayan. Dahil alam naman natin itong mga to is kinakain ng mga African lover tsaka parakeet. So ang ginawa ko, so minix ko lang sila, no, minix ko sila tapos ginawa kong soup food para sa kanila, para sa ating mga alagang ibon. So naglagay na rin ako ng itlog. Dahil ang alam naman natin ang itlog is sagan sa protina at mas talagang ano, mas sustansya. At syempre itong mga gulay na to is mas sustansya din ng mga to. So kailangan ng pagkain ng ganitong ibon, yung mga mas sustansya. So hindi lang puro vitamins, no. So ayan, minix na natin. So lalagyan na natin tong itlog na nilaga. So ayan. Ayan. So ito na yung itsura niya, no. Ayan. So yun na po yung itsura niyan. So ito na po yung ating gagawin soup food, no.
So haluin natin dahil ihalo natin yung itlog. Cookwood para sa ating mga alagang ibon. Mix lang natin. Mga nagtatawag na yung ating mga alagang ibon. Dahil mga gutom-gutom na. Hindi pa natin siya binibigyan ng ano. Ng pagkain. So ito. Ito ang ibibigay natin sa kanila. Let's go. Okay. So, maglalagay dito lang dito ng tigda dalawang takal. Siguro na-mix na natin yung ano, no? Na-mix na natin lahat. So, okay. Bigay na natin. Ito. Ayan. Dito. Ayan. So, bakit nga ba tayo nagbibigay ng soap food sa ating mga alagang ibon? Nagbibigay tayo ng ganito, soap food, kasi alam naman natin ang mga ibon natin is nakakulong lang sa cage. So, hindi katulad ng nasa wild sila. So, malaya silang kainin yung mga masustansyang pagkain nila. So, nakakain nila ng nakakain sila ng mga masustansya. So, dahil sa nakakulong sila, tayong mga ano, tayo ang magbibigay sa kanila ng tayo magpo-provide sa kanila ng pagkain nila para maging healthy ang ating mga alagang ibon. Para maging masustansya ang kanilang at tumakas ang kanilang pangangatawan. So ayan, bigay na natin lahat dito. Ito, bigyan na natin yan. Boso na. Pero pagdating ng ano, pagdating ng tanghali, papalitan natin yung ano yan, seeds. Ayan. Alright, so bibigyan na natin itong mga pagkain nila, no? Itong mga ginawa nating soap food. Okay? Thank you.
kinakain na nila yung binigay nating soap food sa kanila. Ayan. Ayan. So medyo naninibago sila So medyo naninibago sila sa kanilang pagkain nila ngayon, no. Dahil so sanay sila sa ano, sa seeds. So naninibago pa sila. Titingnan pa nila yung pagmamasdan pa nila yung kanilang pagkain, yung ating ginawang soap food sa kanila. So titingnan natin kung kakainin nila. Okay, yan. Kinakain na nila. So, tulad ng sinabi ko, no? Bakit nga ba tayo nagbibigay ng soft food na pagkain ng ating mga alagang ibon? Tulad ng sinabi ko, kaya tayo nagbibigay ng ganyang mga masustansya pagkain para sa kanila kasi nasa loob sila ng cage. So kailangan natin mag-provide ng masustansyang pagkain para sa kanilang para sa kanila dahil hindi nila kayang kumain ng ano, ng iba't ibang pagkain. So hindi katulad ng nasa wild sila, nakakain nila yung ano, yung mga dapat nilang kainin na mga masustansya dahil sila yung nakakaalam kung ano yung masustansyang pagkain na pwedeng kainin nila. So kailangan natin mag-provide dahil para sa kaligtasan ng ating mga alagang ibon para hindi sila magkasakit. So kailangan nilang maging malakas. Kailangan maging malakas ang kanilang pangangatawan. Kaya tayo nagbibigay ng mga masustansyang pagkain. So hindi lang puro vitamins ang binibigay natin, no. So kailangan din meron din diet ang ating mga alagang ibon. Ayan. Kailangan nila ang ganyang ano, ganyang mga masustansyang pagkain para tayong mga tao. Ganun din, hindi kailangan din natin kumain ng gulay para maging healthy ang ating mga pangangatawan. So hindi lang puro mga solid food ang kinakain natin, no. Yung mga karne, yan. So kailangan din natin ng gulay para sa ating ano, para maging malakas ang ating pangatawan. Kumain din tayo ng gulay. Ayan. So ayan. Kinakain na rin nila. So naninibago pa sila sa kanilang pagkain. So pag binigyan natin sila ng 2 times a week, yan, siguro masasanay din sila. Kapag binigyan natin sila ng 2 times a week, ayan. Ayun, kumain na rin yung ayan. Pinapapak na nila. Ayan.
So doon hindi pa. Naninibago pa sila. Okay, so ito. Okay, so ito tingnan natin ng isa. So ayan, di pa nila pinapansin. Siguro mamaya yan. Siyempre, magugutom din yan. Kakain din yan. Alright mga ka-lovers, so sana may natutunan kayo sa aking video for today, no? So maraming salamat po sa suporta nyo, no? So hanggang dito na lang yung video natin mga ka-lovers. So see you next vlog. Bye-bye!